Good day and welcome back to CrypTrade. So today, magbibigay tayo ng panibagong update kay Bitcoin. Yan. So as of now, yan, ito kung nakikita nyo, ito yung burp plug natin. Burp plug, yan. So hindi pa rin siya nababasag. Okay, so meron pa rin tayong marka sa danger zone natin. Okay, so kung titingnan nyo, bullish ba ako kay Bitcoin? So hindi pa ako bullish kay Bitcoin kasi wala pa ako nakikita ang bullish pattern dito kay Bitcoin. As in, wala pa talaga. Okay, burp plug pa rin yung nakikita natin. Hanggat wala tayong malino na bullish pattern, hindi natin pwedeng iship yung pagiging bearish natin. So, sabihin, bearish pa rin ako talaga rito kay Bitcoin. Kung mag-pump man ito, mas maganda at makakapag-set tayo ng medyo maganda-ganda rito sa taas. Okay? Kasi as of now, hindi siya na-breakout eh. Okay? So, ngayon, tingnan natin yung mga support level. Ito yung support level natin. Yan. Pinaka-importanting level, itong white natin. Importanting level yan. Then itong resistance natin, okay? Then itong kulay blue na resistance, yan. And then itong kulay yellow na resistance level natin kay Bitcoin. So, kung bullish pattern, pwedeng ito. Pwedeng, kaso hindi ganito magbigay ng bullish scenario si Bitcoin. Hindi kasi ganito talaga eh. Hindi ganito yung tipo niya na magbibigay ng bullish pattern. Parang symmetrical triangle to eh, yung formation na to. Kung hindi siya bear plug, baka symmetrical triangle yung mangyari. Baka ganito yung mangyari. Sa bullish scenario, pero long term to. Kasi nag-pump siya eh. Ibig sabihin nagkaroon ng support. Kung long term, pwedeng gaman ito, tapos dito mag-set ng sa dulo. Okay? Bago niya i-break out pababa. Pwedeng ganito yung formation na gawin ni Bitcoin. Pwedeng ganito. Yan. Pwedeng ganito ha. Isa sa nakikita ko. Kung hindi mag-work itong bear plug, kung papatagalin pa ni Bitcoin. Siyempre, sa profitable pa naman dito sa part na to eh. Magiging profit naman yun eh. So, ayun, isa sa dalawang bearish pattern na nakikita natin. Symmetrical, ito. Tapos bear plug. Ayan. So ngayon, bullish. Wala pa nakikita ang bullish pattern. Okay. Wala pa nakikita. Unless doon sa mga support and sa resistance level lang natin, nagpiplip lang siya. One day time frame pala ito. Ayan, one day time frame. So next, baba tayo sa 4 hours. Tingnan natin yung mga galaw sa 4 hours. So sa 4 hours, yan. Okay, so ito yung resistance natin. Kahapon, ito yung resistance level natin, di ba? Nag-breakout na siya kahapon, itong level na yan. Yan. So nag-pump siya, then nag-breakout, then sabay pump ulit packet. So, ano next move ni Bitcoin? Okay, check natin sa lower time, pero medyo maliit eh, di natin makita. Check natin kung anong mas magandang move na mangyari kay Bitcoin niya. So, 1 hour time frame, pwedeng mag-pullback itong si Bitcoin. Okay? Pwedeng mag-pullback. So, pag sinabing pullback, ito, magdadump muna siya. Pwedeng dito, okay, itong first scenario, pwedeng 39.2, tapos mag-pump siya pa. Cat. Or, ito yung pangalawang scenario, magdadump siya, papunta dito, sa 38.7 to 38.6, then magpa-pump siya paakyat. Okay? So, ayan yung dalawang bullish scenario. Ito, maikli lang tong pump na to, kaya pag kumita, take profit nyo rin kagad. Okay? So, ano naman yung bearish scenario pagdating dito? Kapag hindi nag-hold si Bitcoin dito sa level na to, okay? Mark nyo, tandaan nyo to ha, huwag nyo kakalimutan ha. Para hindi tanong ng tanong yung iba. So, kasi ano to, medyo long term kasi talaga yung movement ni Bitcoin. Para at least, pag nasa harap na kayo ng chart, alam nyo na yung next na gagawin nyo kapag hindi siya nag-hold dito sa price na to. So, kapag hindi nag-hold si Bitcoin dito, dito pwede kayo mag-short eh. Pero kung hindi siya mag-hold dito sa level na to, okay, paano hindi nag-hold? Ganito yung mga, ano, ganito yung scenario. For example, nag-continue siya dito, nag-breakout siya pababa. Okay? Tapos, to ganito siya, nag-stay siya dito sa ilalim, posibleng mag-dump itong si Bitcoin. Okay? At pwede nang basagin itong burp plug natin. So, ano yan? So, itong mga ano natin, yung mga pattern, yung mga movement na pwede mangyari kay Bitcoin. So, pinapakita ko na sa inyo yung possible scenario. So, kailangan makita ninyo kagad dito para at least makita nyo kung saan kayo pwede mag-entry or mag-buy. Okay? So, pag dito sa part na to, hindi nag-hold si Bitcoin for the last time, okay? Hindi siya nag-hold. Babagsak tayo sa 34 level. Baka tahakin na natin yung danger zone at basagin na itong danger zone natin. Okay?
yung part na to. So, as of now, ito muna yung pagtuunan natin yung pansin. So, delete muna natin to. Ito, medyo ano to eh. Tagal pa naman to. Hanggang di pa naman nabibreak yan. Okay, so itong possible, dalawang movement. Okay, para at least prepared kayo dito sa level na to. Okay? So, kung sakaling mag-pump, ano yung target natin? Ito yung target natin. Yung first target, itong 42. 1115, ayan, 42. Kasi ito yung medyo malapit na support level. Ayan. Previous support, ito yung previous support. Tapos ito, itong level na to. Ayan. Ayan. Siguro mga 40. Ayan. 40,008. Ayan. So, ayan yung level, itong dalawa na to. Okay, so ayan yung level. Pwede rin mangyari, pag na-reach ng level na yan, pwede yung mag-pullback. Pullback, ganitong pullback. Pullback, retest dito sa support. Ayun, previous resistance, retest. Then sabay, pump papuntang 42. So pag nag-pump ulit dyan sa 42, pwede mangyari yan, retest ulit to 40, then pump dito sa 43. Around 43 to eh. Yan. Sa level na yung kulay blue na at pattern natin. So, ito yung possible move pagkapag bullish scenario. Okay? Kapag bearish scenario, ito yung bearish scenario natin. Okay, so, gawin natin itong green. Yan. Bullish move to, ha? Itong mga pinapakita ko. So, as of now, ito muna. Observe nyo muna itong part na to. So, sa bearish scenario, ito yung sinabi ko sa inyo kapag nabasag ito. Okay, hindi nag-hold yung price. So, ito, bearish tayo ulit dito sa part na to. Okay, so as of now, hindi pa naman siya nabe-breakout. Okay, hindi pa naman siya bumapaibabaw, pumapailalim. Okay, so sana mag-pump siya ulit para at least makagain tayo ng profit. So kung mag-pump to hanggang dito, target natin 42 hanggang 44. Ito yung target natin. Okay, so max target natin to hanggang saan yung pwede nating target. Ito hanggang dilaw. So ibig sabihin possible umabot dito hanggang 46. 46 level. Kapag na-breakout yan, to possible bumagsak siya ulit. Tapos retest, yan, then 46, ito yung 46, pinaka max target natin, 46 level, kay Bitcoin, okay? So, yung ganitong move, hindi talaga itong mangyari yung ganitong move na straight yan, yung dinadrawing ko. May mga sideways yan na magaganap. So, mag-iiba yan, pero yung movement niya, papunta dun sa pataas. Okay, yung movement niya, pataas. Kasi minsan, magkakaroon sa consolidation, sabay, leg up pataas, consolidation, leg up pataas, consolidation, leg up pataas. So, depende, iba-ibang scenario yung possible mangyari. So, ito yung mga long-term goal natin, okay? So, medyo mahaba-haba yan. So, at least alam nyo na kung ano yung possible movement ni Bitcoin. Kapag bearish ito, itong red na to. Kapag bearish, ito tandaan nyo, yung possible next target natin sa bearish, tingnan natin sa higher time frame. Okay, sa bearish, yan. Kapag bearish, nag-danger zone, yan. Possible sa lower time frame, magkaroon ng short retest yan. Short retest. Then, possible, bumagsak tayo dito sa 34 level. Yan. Pag bumagsak tayo dito sa 34 level, ang next move niyan ni Bitcoin, possible mag-pump to. Possible, ha? Possible lang naman. Pero hindi pa to sigurado. Possible mag-pump, retest dito sa taas, then move po ano ulit, magda-downward ulit yan si Bitcoin. Hanggang 32, hanggang 31. Yan. Ito yung bearish target natin. Pero as of now, hindi pa naman siya nababasag. Okay? So for now, ito muna yung update natin. Okay? Pero yung malapit muna, yung 1 hour muna yung tandaan nyo. Ito. Kasi ito yung possible malapit or pinaka mangyaring galaw ni Bitcoin. So nandito sa level na yan. Yung pinapakita ko sa inyo sa 1 day time frame and 4 hours, medyo long term pa yon. Hindi pa naman ano yon, long term yon. So mag-update ulit ako kapag meron tayong panibago nakitang pagbabago sa chart natin. Okay, so good luck sa inyo and God bless.